guys! Welcome to my channel! So, ito guys, last year ko pa gustong gawa ng video ito. Ngayon ko pa lang talaga gagawan. Alam nyo yun? Inabot pa ako ng isang taon para lang gawin tong video na to. So, anyway, nakita nyo naman sa title tsaka sa thumbnail. So, ito yung pinaghalong calamansi and baby oil. Actually, sunflower oil yung ginagamit ko ngayon. Pero, baby oil pa din yung gagawan natin ng review. Kasi, karamihan sa inyo guys, mas ginagamit yung baby oil kesa sa sunflower oil. Kasi nga, mas mahal yung sunflower oil. Pero, mas effective yung sunflower oil kung ako sa inyo. So, anyway, start na natin. Ang kailangan natin is ito, calamansi at saka baby oil. Pwede din namang sunflower oil. So, ayan. Bago yun, guys, disclaimer muna. Itong product na ito, hindi ibig sabihin na naging effective sa akin, ay magiging effective sa lahat. Okay? Pwede maging effective sa inyo, hindi maging effective sa akin yung mga products, ganyan. So, ayun. Para lang malinaw tayo, ha? May mag-comment na, trinay ko na yan, hindi naging effective sa akin. Mga ganon. So, ayun. Sa calamansi muna tayo. Eto. Paano ba? Saan ba natin uunahin? Dito muna ba? Or dito? Sige, sa calamansi muna tayo, guys. Bago ka maligo, o habang naliligo ka, pwede mong gamitin yung calamansi. So, nag-ano ako ng tatlo dito. Pero, isa lang yung gagamitin natin para lang ipakita sa inyo. So, ganito siya. Pwede siyang i-apply direct sa kilikili. So, ito yung kilikili ko. Medyo may chicken skin to, guys, kasi nagbubunot ako ng buhok sa kilikili. Although, alam naman natin na hindi nila nire-recommend yung pagbubunot ng buhok sa kilikili. Eh, yun lang kasi talaga yung pinakahiyang kong way na pagbubunot ng buhok sa kilikili. So, ganito, guys. So, pwedeng maglagay ka ng calamansi bago ka maligo. Siguro mga 30 minutes before ka maligo or 10 minutes bago ka maligo. Or pwede ding during, habang naliligo ka, guys, eh, maglagay ka ng ganito. Di, pagka-apply mong ganyan habang naliligo ka, mag-toothbrush ka muna, magsabon ka muna, scrub mo muna yung ibang parts ng katawan mo, or mag-shampoo ka muna, mag-apply ka muna ng ibang products sa buhok, habang nakababad tong calamansi. Pwede din namang 3 minutes lang naman siyang ibabad, okay lang din naman yon. So, pwede siyang direct apply. Ganito, i-apply natin siya direct. Ayan. Ayan. So, na-apply na natin siya. So, hindi man natin naubos ito. So, maghintay tayo ng mga 10 to 30 minutes. Pero, pwede ding hindi na tumagal ng 30 minutes. Okay? Yung iba tinatanong nila, ano may maximum talaga? Ayan. Medyo may half day kasi kakabunot ko lang ng buhok ko sa kilikili. So, mag-ingat kayo sa product na ito kasi pwedeng mo burn, pwedeng may stinging sensation kapag ginamit mo tong product na ito. E, kakabunot ko lang ng buhok ko sa kilikili para ipakita sa inyo kasi alam niyo naman baka may masabi kayo. So, ayan yung aking kilikili, guys. Let's say, nababad na natin siya, guys, ng mga 5 minutes. Tapos, maliligo na ako. So, babanlawan ko na yan. And then, after ko maligo, mag-a-apply naman ako ng baby oil. So, ayun. Yung baby oil, guys, iaayaan mo na yan. Halimbawa, naligo ka ng umaga. Tapos, ititry mo to. Pero, hindi siya pwedeng ihalo sa deodorant. Hindi ko siya, sa mga nagtatanong, hindi ko siya nire-recommend na ihalo niyo sa deodorant. Kung gagamit kayo ng deodorant, morning, so, mag-deodorant muna kayo, tapos gabi, maligo kayo ulit. Doon nyo i-apply yung baby oil para kinabukasan umaga, maliligo kayo, hindi siya mababanlawan. So, ganito guys, ha? So, na-apply ko na yung calamansi sa kilikili ko. Tapos, kunwari, binanlawan na natin. Alisin ko muna kasi medyo mahapte. Huwag muna kayo mag-a-apply, guys, ng calamansi kung nagbunot kayo ng buhok sa kilikili or nagpa-wax kayo, mga ganyan. May mga iba kasi, guys, na may itim yung kilikili dahil may sakit sila. Ngayon, kung hindi talaga siya pumuputi, I suggest magpa-check up kayo kasi baka hindi nyo alam may sakit kayo. Halimbawa, diabetes, mga ganun bang sakit na nakakaitim ng kilikili o kaya sobrang taba mo kaya may itim yung kilikili mo. So, let's say, ayun na nga, nababad na natin. Tapos, naligo na ako. Pwede din kayo mag-scrub ng abon eh. Pwede nyo sabunin ng Kojic o kung anumang sabon yung ginagamit nyo. And then, mag-a-apply tayo ng baby oil. So, ayan. Ayan, ganyan lang guys. Buong kilikili. A-applyan natin siya. Ayan. Ganyan siya kumikinta. O, diba? Ang ganda. Tapos naman, pwede din naman cotton balls o kahit anong bulak. Okay? Yung bulak po, hindi flower, ha? Madami kasi nag-comment sa video ko. Anong bulak? Bulaklak ba? Flower? So, hindi po cotton. Okay, cotton balls or cotton squares, cotton rounds, mga ganon. Pwede din naman ito, halimbawa sobrang itim ng kilikili ninyo guys, okay to. Halimbawa bubuhusan nyo to, tapos ipapahid nyo sa kilikili ninyo. Para may sumama na itim-itim guys. Para matanggal na siya agad. Ayan po. Tapos may mga maiiwan kasing ano dyan, oil. So, ayan yun na yun, para mag-sit yun overnight.
or habang gamit-gamit niya siya sa maghapon. Ganyan. Ayan. Ayan siya, guys. Pero, halimbawa, guys, pawisin yung kilikili niyo. Actually, lahat naman tayo pawisin yung kilikili. Pero kung excessive tapos may amoy yung kilikili mo, hindi siya sinasuggest na gamitin siya ng day, ng umaga, ng morning. Kasi, kapag nahalo siya sa pawis, pwede mangamoy yung kilikili mo. Kaya pag nakulog siya, tapos hindi siya nabanlawan ng gabi, tapos kinabukasan mo pababanlawan, pwede mas lumala pa yung amoy o yung itsura ng kilikili mo. Kaya nga, kung nag-deodorant kayo ng morning, gabi nyo na lang siyang gawin. Okay? Ganun na nga lang. Ayan, no? Pwede sunflower. Actually, mas okay yung sunflower. Ayan. Ito yung sunflower na may sasuggest ko sa inyo. Hindi po to baya. Dito po sponsored. Human Nature, 179 pesos na bili ko sa supermarket. So, ayan lang, guys. Oh. Ganyan lang. Oh, isang patak lang ng baby oil, guys. Pwede na sa dalawang kilikili ninyo. Ibabad nyo lang siya maghapon. Magdamag. Ayan. Pwedeng-pwede na siya. Puputi na yung kilikili ninyo. So, ngayon naman para sa mga magtatanong, gano'n ba katagal kasi yan? Ilang weeks ba yan or ilang days ba yan? Actually, guys, depende kasi yan kung effective ba sa'yo or kung magiging hiyang mo siya. So, para sa akin naman, guys, 2 weeks to 3 weeks, ganyan, makakakita ka na talaga ng epekto ng magandang resulta. Kasi, guys, yung kalamansi, hindi siya in-everyday. Okay? Twice a week ko lang siyang mai-recommend sa'yo. Halimbawa, gagamit mo siya ng gabi, hindi ka nagagamit ng umaga. Okay? Basta twice a week. Mag-iiwan ka ng mga dalawa at tatlong araw bago ka ulit gumamit. Mga ganun. Huwag mo siyang araw-arawin kasi baka masunog naman yung kilikili mo, lalo na strong bleaching agent pa man din yung meron yung citrus ng kalamansi. Alam mo yon, baka lalong lumala yung kilikili mo. Guys, ganito naman. Pwede din naman ganito. Ibuhos nyo to. Ayan. Ayan, okay? Tapos kuha kayo ng bulak, ibabad ninyo, tapos yun yung hipahid ninyo sa kilikili ninyo. Okay, para hindi direkta yung mismong kalamansi sa kilikili. Or, kung sensitive naman yung skin ninyo, isang kalamansi, tapos haluan nyo siya ng isang kutsarang tubig, tapos i-mix ninyo, yun yung ipanghalo ninyo. Kasi kung sensitive ka, dahil nga sobrang ano neto eh, sobrang, alam mo yun, strong, kumbaga, diba, yung acid niya. So, pwede mo siyang haluan ng isang kutsarang tubig, tapos i-mix mo sa isang kalamansi. Yun yung lalagyan mo o ilalagay mo sa kilikili. Halimbawa ito, lalagyan ko ng isang kutsarang, imaginary na lang, ng tubig. Tapos, yun yung idadab-dab ko. And then, ilalagay ko sa kilikili. Ipapahit-pahit kong ganyan. Tapos, ililib ko lang ng ilang minuto bago maligo. O habang naliligo, o tapos banlawan mo, hindi ko siya nire-recommend na gamitin niyo siya ng gabi, ibabad niyo siya, tapos bukasin siya, kinabukasin niyo siya gagamitin. Kasi pwedeng lumala, guys. Actually, ako na-try ko yon, okay naman. Pero, hindi ko siya maire-recommend kasi may mga doktor na nagsasabi na hindi siya magandang patagalin ng ilang oras sa katawan yung kalamansi, especially sa mukha. Actually, ginagamit ko siya sa mukha before eh, kasi natakot lang ako, kaya tinigil ko siya. So, ito yung kilikili ko, guys. Ayan. Ayan po siya. Hindi naman siya ganun kaputian. Sakto lang. Medyo pantay naman sa balat. Yun nga lang, may mga chicken skin siya dahil nga nagbubunot ako ng buhok sa kilikili. Yun yung mangyayari kapag nagbubunot ka talaga ng buhok sa kilikili. Ngayon hindi naman kasi ako nagsishave kasi baka ngumitim nga yung kilikili ko. Tsaka di po pala ako nagde-deodorant, ha. Isa pang tip, guys, ganito. So may kalamansi ka, lagyan mo to ng asukal. Tapos pagsausawan mo. Charat, hindi. Lagyan mo to ng asukal, tapos gawin mo siyang scrub. And then, i-apply mo siya sa kilikili. Or, ganito din naman, guys. Pwede din naman itong kalamansi. Mixan mo siya ng oil. Tapos, lagyan mo siya ng asukal, ng sugar. And then, ipang-scrub mo siya sa kilikili bago or habang naliligo ka. Pwede din naman siya. Tapos, hindi ko siya nire-recommend ng everyday. Twice a day din dahil nga doon sa scrub or dahil ginawa natin siyang scrub. Tapos, may kalamansi pa siya. Hindi ko siya i-everyday, twice a day. Twice a week, I mean. Ito, twice a week mo lang siya dahil naging scrub siya. So, ayan guys, sana naiintindihan ninyo ha. Ulitin ko, para sa mga 17 and below, hindi ko nire-recommend sa inyo ito. Yung baby oil, pwede. Pero yung kalamansi, delikado. Tapos, yung scrub, pwede din naman yung scrub. Pwede din namang oil na lang at saka sugar. Ipang scrub ninyo, okay na, wag nyo na lang lagyan ng kalamansi. Kasi nga, mabagsik ito. Tsaka bata pa naman kayo, baka masunog yung balat ninyo. Sensitive pa yung skin ninyo. Pwede din naman kalamansi and then sabunan mo siya ng kojic na sabon
or calamansi, tapos pwede mo siyang i-scrub ng abone, yung sikat ngayon, di ba? Pwedeng-pwede yun. Tapos yung oil, guys, maganda siya kasi napapalambot niya yung dead skin cells natin. Tapos kinabukasan, habang ini-scrub natin siya, ako gumagamit ako ng scrub. Alam mo yung parang kulambo na scrub? Yun yung pinang-i-scrub ko. Binili ko lang yun sa Mr. DIY. Tapos yun yung pinang-scrub ko ng skin, guys. Pati sa kilikili, ini-scrub ko yan. Sa batik area, sa bikini, sa tuhod, sa siko. Lahat ng yan, guys, ini-scrub ko. Pero twice a week lang. So, madaming gamitin yung calamansi, guys. At nakakaputi naman talaga siya. Pwede siya sa siko, pwede siya sa tuhod, pwede siya sa ankle, pwede siya sa paa, pwede siya sa batok kung may itim yung batok ninyo. Sa kilikili nga, ayan, nakakaputi siya. Pero para sa akin, of course, sakto na yan. Pero kung sa inyo, hindi pa yan kaputian, well, bala kayo. Basta sa akin, okay na tong kilikili ko. Ayan. Hindi ko lang alam kapag nagkaroon na ako ng asawa tsaka nagkaroon na ng anak kung puputi pa to. Pero madami naman akong solusyon. Kaya, ayan, antay-antay lang po kayo para sa mga mothers dyan. Hintay nyo lang po akong maging mother para makapag-share pa din ako sa inyo ng iba pang products. So guys, yung calamansi, mura lang. Yung baby oil, nasa 40 to 50 pesos. Tapos yung sunflower oil, nasa 150. May 100 pesos na ganito, may mas mura. 100 pesos to 180 pesos, nag-range yung mga ganito na 50 ml to 100 ml. So ayun, sana naiintindihan ninyo ha. Sana hindi ganun kabilis. Para sana na-explain ko siya ng maayos. So nag-suot pa ako ng ganito, no? Sana hindi magalit yung fiancé ko. Ayaw niya kasi ng mga ganitong suot-suot. Pero para lang sa aking review ngayon, nagsuot po ako ng ganito. So, yun. That's it for this video, guys. Thank you so much for watching. Sana nagustuhan nyo tong video na ito. At kung nagustuhan nyo, please like this video. Comment down below kung may mga request kayo or may mga iba pa kayong katanungan para gawin ulit natin siya ng video. At syempre, huwag na huwag yung kakalimutang mag-subscribe! Bye!